Lasapin ang sarap at linamnam ng Luñis, ang bagnet ng mga Ivatan. Ating tikman sa Mangantila. Mas makikilala mo raw ang isang lugar kapag natikman ang kanilang mga pagkain at malaman ang mga kwento sa likod nito. Sa pag-apak ng aming team sa Isla ng Batanes, isa ang bukang bibig na pagkain ng mga Ivatan, ang Luñis. Sa unang tingin, akalain mong tipikal lang na karne. Si Nanay Helen, isang Ivatan, ang magtuturo sa pagluluto ng Luñis. Kadalasan ang kasim na parte ng baboy o anumang makarneng bahagi na may taba ang ginagawang Luñis. Hinihiwa ang karne ng 2 pulgada, pero noon mas malalaki pa raw ang hiwa. Ivatan way, mas malalaki dyan, double pa. Asin at bawang lamang ang sangkap. Yung ibang nagluluto, hindi nila inaalis yung inner na balat-balat ng bawang. Mm-hmm. Kasi minsan nandiyan pa rin yung flavor, sabi nila. Kailangan budburan ng asin ang karne bago iprito. Walang gagamiting mantika dahil mismo mantika ng karne ang magluluto nito. Pero sa ibang health conscious, binabawasan ang taba ng karne. Yung tinatanggal, yung taba, siyempre hindi na natin makain yon. Dagdag kolesterol pa yon na papasok sa ating katawan. Kadalasan, hinahangon na sa kawa ang karne kapag golden brown na ang kulay. Pero sa Luñis, dapat mapula-pula ang karne. Ilagay na ang bawang. Ilang sandali pa at heto na ang Luñis. Ito umano ang paraan ng mga ninuno ng Ivatan para ma-preserve ang karne dahil wala pang refrigerator noon. Nilalagay sa garapon ang Luñis kasamang mantika nito. Hindi raw masisira kahit umabot ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang Luñis parang pork chop pero wala ng taba dahil prinito ito ng maigi. Trivial lang din mga kapuso, ang nakikita niyong dahon ngayon ay tinatawag na kabaya. Ginagamit talaga ito ng mga taga-Batanes bilang plato o di kaya pambalot ng pagkain. Ano pa ba hinihintay natin mga kapuso? Abay, lubusin na natin ang Batanes feels. Kamayan na mga kapuso! Ngayong mas maluwag na ang turismo, isama na sa inyong bucket list ang Batanes at malutong na Luñis. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon.